Sa nakaraan, nagpakita na talagang palagay na ang loob ng nadukot at ikinulong na dalagita sa piling ng dumukot sa kaniyang itong sinabiyudong Thomas. Ang dating napipilitan lang sa ginagawang pagyakap ng biyudo, ngayon siya na ang namimilit na magpayakap dito. Pero bago tayo magpatuloy, gusto lang pong magpasalamat sa mga sumusubaybay at sa mga nag-subscribe ang inyong lingkod na si Kuya Roy at as usual, nagpapaalala na ang lahat ng mga pangyayari sa kwento ay katang-isip lamang at for entertainment only. Maging responsable at huwag kalimutang magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil ligtas at malakas ka ngayon na nanonood sa aking channel. Salamat po! At tulad ng nasabi sa nakaraang episode 6, sa sumunod na umagang pag-alis ni Thomas upang pumasada, sinadyang hindi na niya kinandado pa ang pintuan dahil nakakaramdam na rin ng konting awa sa dalagita, ngunit ayaw naman niya itong mawalay sa kaniya. At madaling salita ay umalis si Thomas na may kalayaan na ang ikinulong niyang dalagita, ngunit hindi pa alam ng dalagita ito sa sandaling iyon. Pagkatapos ang dalagita naman ay ang akala buong maghapon na namang lilipas ang maghapon na nakahiga lang sa loob ng bahay nang dumukot sa kaniya. Hanggang ang alagang sisiw na ibinigay sa kaniya ni Paquito ay lumabas sa pintuan at sinundan niya ito upang hawakan. Dito ay nadiskubring hindi na nakandado ang pintuan, ngunit wala nang mababakas sa kaniyang mukha na ito ay tatakasan pa si Thomas. At dito ang kaisipan ng dalagita ay nahahati na lamang sa paghabol sa sisiw na nakawala at sa pag-uumpisang pag-usisa sa kabuuan ng kabahayan at ng kapaligiran. Kung kaya't dahan-dahan ang bawat hakbang habang gumagala naman ang paningin. At dito ay kaniyang naisip kung anong buhay meron dati si Thomas na dumukot sa kaniya. Malaki ang kabuuan ng bahay at sa panahon na noong ito ay itinayo, masasabi mong may kaya na sa buhay ang mga nagmamay-ari na ito at walang iba kundi ang biyudo. Hanggang sa marating na ng dalagita ang pinaka-entrada ng bahay, hindi na rin ito kinandado pa ni Thomas at lumabas ang dalagita habang patuloy ang pag-uusisa. Katamtamang lamig ng hangin ang sumalubong sa kaniya, presko at malinis. Makulimlim at ang hangin sa unang linggo ng Disyembre, na kahit alas 10 na ng umaga ay may kalamigan pa ito, naglakad ang dalagita at nagka-interes na makita ang rehas na bintana na kumakailan lamang siya ay nakakulong dito. Banayad niyang sinuyod ng tingin ang loob ng bahay kung saan siya ikinulong ng biyudong dumukot sa kaniya ng halos isang buwan. Pero walang sumaging hinanakit sa kaloob-looban ng dalagita at biglang naalala ang isang saranggola na sumadsad sa puno ng mabolo kaya kaniya itong pinuntahan. Medyo mahilig pala ang dalagita sa pagpapalipad ng saranggola, kung kaya't gamit ang panungkit ng bunga, kaniyang sinungkit ang saranggola. Pagkatapos natuwa ng husto ito at lalo pang nakalimutan na siya ay isang bihag pa rin ng biyudo, kung tutuusin, ngunit ngayon, nandito pa rin siya at nakakaramdam ng kasiyahan sa bahay ng lalaking dumukot sa kaniya. At sa gitna ng paglalaro ng saranggola ng dalagita, bigla na lamang narinig nito ang boses ni Paquito sa ibaba. Kaya kaniya na lamang itong pinuntahan. May dala na naman itong bigas na pinapautang kay Thomas. Ngunit kahit na nagawa na ng makalapit ng dalagita, hindi pa rin magkakaintindihan ang dalawa at puro sinyas na lamang ng mga kamay at ekspresyon na lamang ng mukha ang paraan upang maunawaan ang kanilang gustong sabihin. At sa wakas ay naintindihan din ng dalagita ang sinasabi ni Paquito, bayad daw at saka pumasok ito upang maghanap ng pambayad kay Paquito. At pagkatapos ay binuksan ang drawer kung saan nakita naman ang maraming barya. Sumalok ito ng dalawang palad. Dahil di rin naman niya alam ang halaga ng bawat barya, ay kaniya na lamang inaabot lahat. Nagulat si Paquito dahil para sa kaniya ay sobra-sobra na ang mga dalang ito ng dalagita, kaya kaniya na lamang pinili ang katumbas ng kaniyang dalang bigas. At natuwa ng husto ang dalagita sa naging asal ni Paquito at ganun din ang lalaking ito at masaya itong umalis. At ngayon ay obvious na nalilibang na ang dalagita sa kabahayan at sa taong tulad ni Paquito,
at ang lahat ng saya at tuwa na ito ay dahil sa pagkakadukot sa kaniya ng biyudong si Tomas. At nakuha pang labhan ng dalagita ang mga maruruming damit ng taong nagkulong sa kaniya. Sanay naman kasi sa gawaing bahay ang dalagita dahil nga napapabayaan na lang ito sa kanilang bahay sa Japan at tulad nga ng nasabi ang mga magulang ay kapwa lasenggo. Pagkatapos maglaba, inayos naman ang mga supot ng bigas na mga nadala ni Paquito. Pagkatapos, ang dating nakikita lang sa bintana na matandang babae ay nilapitan at gusto sanang tulungang maghalo ng mga binibilad na mga buto, ngunit ayaw ng matandang babae. Kung kaya't inayos na lamang ang mga barya sa drawer. At pagkatapos ng ilang oras ay bumalik na si Tomas mula sa pamamasada. Dali-dali itong pumasok dahil naalala niya na hindi na nga kinandado ang mga pintuan. At nang marating niya ang pintuan sa kwartong pinamamalagian, nakasalubong niya ang dalagita. Nabigla ngunit binigyan siya ng matamis na ngiti ng dalagita, natulala at napakamot na lang sa ulo ang byudo. At dahil doon naging kampante na si Tomas na gusto na ring mamalagi ang dalagita sa kaniyang bahay. At sa dapit hapon na pagpapahangin ni Tomas, pinuntahan siya ng dalagita. Dito ay nakipagkulitan na ang dalagita. Natutuwa naman ang byudo sa kakulitan ng kaniyang dinukot na babaeng ito. Lalong natuwa ang dalagita sa pagbabawal na manigarilyo at bakas na bakas ang kasiyahan sa kaniyang mukha sa piling ng lalaking dumukot sa kaniya. At sa kanilang hapunan, todo ang pagseserbisyo ng dalagita sa byudo. Lingid sa kaalaman ng dalagita, naa-appreciate ito ng todo ni Tomas. Ngumingiti ito pero hindi lang halata. At dahil doon, sinusuklian din agad ni Tomas ito, kaniya ring sineserbisyuhan ng pasimple ang dalagita. At ang dalagitang ito na nagkulang ng kalinga sa mga magulang ay mas lalong sumasaya ang kalooban sa mga pagsisilbi namang nararanasan kay Tomas. At pagkatapos ng hapunan namang iyon sa paghahanap ng lighter ng byudo, kaniyang binuksan ang drawer at lumantad sa kaniya ang mga inayos ng dalagita, sobrang humanga ang byudo. At ngayon na nakakitaan na niya talaga ang dalagita ng kaayusan, lalong nahuhulog na rin ang loob ng byudo. Mga bossing, inyo pong abangan ang napakagandang kasunod na episode nito. Salamat po!